ito yung revenue department maintenance. Isa ko sa mga member ng living department maintenance, I'm electrician. Yung mga makina namin ay ililipat pa sa Saudi, pero marami pang maandar na makina. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung mga natirang makina pa. Medyo marami pa rin, pero ipapakita ko lang sa inyo guys sa production, okay? Tapos ayan guys, dito sa office ko papakita ko yung ito. Yan guys, ilalapit ko yan. Yan yung guys yung ano, yung monitoring namin sa makina. Tapos lahat ng mga naka-green, ibig sabihin tumatakbo yung makina, maandar, running yung makina. Tapos pag may nakitang blue, may problema yung makina. Dalawang klase, pwedeng electrical sa akin, pwedeng mechanical. So naka-indicate naman doon sa blue kung electrical siya or mechanical. So marami-rami pa to guys. Ang isang linya ay 18 machine. Tapos yung 18 times, i-times nyo ng 6, ganun pa karami ang makina tumatakbo. Pero yung 23 ka makina, pinold out na, dinala na sa Saudi yung 23. Kasi lahat to 131. Tapos binawasan na ng 23. So yung natira, nandyan pa. So ngayon, patuloy pa silang nagbabaklas ng makina. Araw-araw nagbabaklas ng makina para ipapadala sa Saudi. So, ganun guys. Tapos nyan, pag natanggal na yung lahat ng makina sa Saudi, siyempre, wala na tayong trabaho. Uwi na ako sa Pilipinas. Siguro, magninegosyo na lang ako. Sana guys, ipag-pray nyo na magiging successful din ang negosyo na gagawin ko. Kung ano yung pagkakalob ng Panginoon, kasi alam mo naman hindi na tayo pwede magtrabaho sa company kasi medyo may edad na. So kailangan na lang yung kahit papaano may pagkakitaan tayo, mayroon tayong source of income. Tapos may anak pa ako nag-aaral, so kailangan kong maghanap ng income. Pero sa pagtatrabaho sa kumpanya sa Pilipinas, medyo malabo na talaga yun. Kailangan yung negosyo talaga ang gagawin, o kaya mga investment. Ganun na lang siguro ang gagawin ko. So guys, sana patuloy niyo akong subaybayan. Pag nasa Pinas na ako or ano, magba-vlog ako, sana patuloy niyo ako subaybayan sa lahat ng mga vlog na gagawin ko doon. At salamat sa mga nag-support sa akin, sa mga kaibigan ko. Alam nyo naman kung sino-sino kayong lahat dyan, mga kaibigan ko. Narating ko yung YouTube, nagiging monetized channel ako dahil sa inyo, dahil sa pagtulong nyo sa akin. Maraming maraming salamat guys. At saka siguro ngayon is May, di ko lang alam kung aabot din pa ng November, September, October, November, mga ganyang buwan, ubos na lahat ng makina. Kasi binibilisan na nila magbaklas ng makina eh.
di natin alam, baka after 3 months ubos na yung lahat ng makina. Depende, depende sa mga nagbabaklas eh. Basta araw-araw nagbabaklas sila ng makina. Sana pag-uwi ko rin ng Pilipinas, sana okay na yung sa Pilipinas, okay na yung economy, para hindi naman ako mahirapan kung ano yung mga plano ko sa buhay. Okay guys, salamat sa inyo. Shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Netherlands. Alam niyo naman yun kung sino-sino kayo. Ang dami nyo dyan, mga kaibigan ko sa Netherlands. Tapos sa Canada, mga kaibigan ko dyan sa Canada, at saka mga kasama ko sa company sa Canada, at saka sa Taiwan, yung mga kaibigan ko na iwan pa sa Taiwan until now. Tapos yung sa naka-airpad pa pala ako. Tapos sa Hong Kong, yung kaibigan ko dyan na si George Bartolabac, si engineer George Bartolabac. Tapos mga ibang kaibigan ko pa rin, hindi lang si George dyan sa Hong Kong, mga kaibigan kong DH dyan, tsaka sa Singapore, mga kaibigan ko sa Singapore, at tsaka sa US. May dalawang kaibigan ako sa US. Shout out sa inyo. At tsaka sa China, siyempre sa Pilipinas. Tapos yung mga kapatid ko dyan sa Jensen, ingat kayo dyan. Mga kapatid ko sa Manila, ingat din kayo dyan. Nandito ako ngayon sa Dubai. Dito pa nagkatrabaho, night shift. Matatapos na yung night shift ko siguro 2 araw na lang, kasi 1 month and 3 weeks at 2 weeks ata ako naging night shift. So 2 araw na lang magdi-day shift na ako. Makapagpahinga na rin at makakatulog na rin ng maayos. Grabe yung puyat sa gabi, ang hirap. Talagang magbabago yung kondisyon ng katawan, lalo na medyo nagkakaedad na, medyo mahirap talaga. Pero tinitiis ko lang, at saka pinapanalangin ko lang sa Diyos na sana everything will be okay. And guys, sana lagi nyong supportahan yung vlog ko. Sana lagi kayo nandyan. Sana mag-like naman kayo, mag-comment, para ma tawag nito, para ma ano naman, ma-credit naman kay Lolo, kay YouTube. Ma-recognize naman niya yung account ko. At saka maraming salamat. At saka God bless you everyone, guys. Thank you. At sana lagi kayong mag-iingat. Always lang na social distance, mag-mask, tsaka mag-face shield. Yan ang lalo-lalo na sa Pilipinas, kasi awa ng Diyos, bumababa na rin ang ano natin sa COVID. Okay? So guys, thank you. Once again, God bless you. Maraming salamat. Pagpasensya nyo na ako talagang minsan bihira na ako lumabas sa YouTube kasi busy, pero ginagawa kong lahat, kahit mga konting vlog, para lang meron na akong ma-upload sa YouTube. Okay guys, bye-bye. Ito yung shop namin guys, maintenance shop. Maraming mga gawain dito. Mga motor, lahat nire-repair, electrical, mechanical, tapos marami pa mga reports. Ayan o, dami pa mga reports na ginagawa. Ayan pa sa kabila. Ayan guys, okay. Guys, thank you. Bye-bye. Ingat po. God bless.